kapangyarihan ng manananggal ay nanggagaling sa isang sisiw. Ang itim na sisiw na nagsisilbing mistulang agiman ay nakatago sa kanyang lalamunan. Mag-ingat na di itong mailapit sa iyo. Mamamahay ito sa iyong tiyan at kakainin ang iyong lamang loob. Bagamat di mo ito'y kamamatay, makararamdam ka ng gutom para sa laman ng tao hanggang sa tuluyang ka nang maging halimaw. Dongbi, nag-antay ako sa isawan hanggang magsara. Eh, hindi naman siya ganun. Nagpapasabi siya lagi kapag hindi siya makakarating. Tapos pumunta pa ako sa apartment niya. Wala din siya doon. Ang akin lang kasi, Dongbi, baka may nangyari ng masama sa kanya. Nawawala si Adrian? Lolo, sa tingin ko ito yung ibig sabihin ng panaginip ko tungkol kay Adrian. Lucas, ano, nasan si Adrian? Ano ba, sinasama mo ba siya sa mga kalokohan mo? That's why I'm calling. Hinahanap ko siya. Hindi ako magkapasok ng apartment kasi left my key sa loob. San si Adrian? Yun nga rin ang tanong ko. Sabihin mo, Lucas, cannot be reached yung cellphone niya. Lucas, saan mo ba huling nakausap si Adrian? Last time we spoke was last night. Sabi niya, he's buying flowers for you. Dongbi, sundan mo si Cassandra. Opo, Lo. Ah, oo. Siya yung lalaki nagpa-reserve kahapon ng mga bulakan dito, pero hindi naman na nga nabalikan. Eh, kasi kahapon may nagpuang bangkay dyan sa poste. Tapos nagulong niya, takal niya, at kinuhaan ang litrato. Ayun, dahil siya umalis, dadala yung bisikleta niya, at parang takot-takot. Ah, doon siya papunta. Panaginip lang yun. Nakita ka ni Dongbi at Lucas. Walang malay na nakalupasay sa eskinita. Ano? Panaginip lang yun. Wala yung camera. Camera ni Adrian. Sarah, na-charge lang yung battery niyan. Pahima na yung buksan pa ka. Hindi ka nagigising.
puno ni Adrian. Taong 1992, nang tumutok ang isang kakilakilabot na balita, may manananggal sa puno. Nalakay daw nito ang isang babae gamit ang mga katalas na buko at malalaking pangit. Ang sabi-sabi ay galing daw sa isang barko sa pier na galing si Quijon ang manananggal. Si Jana Alguas, hindi ko siya kilala. Siya ang rin ng mga paranormal sa Pilipinas. Maraming sinisulat na libro at madalas siya interviewin tungkol sa kapabalaghan. Hindi ito tik-tik. Ito yun eh. Malaki ang sugat. Good morning po, ma'am. Mukhang sinadpang. Jana? Pinunit ang laman, pati na ang balat. Jana? At naku, kinuha pa yung lamang loob niya. Jana! Ay! Aswang ka? Ba't mo ako ginulat? Ay, paano mo? Sandali, sandali. Sino kayo? Sino kayo? Paano po ako ng kolo mo, Ma'am Jana? Gusto sana namin konsultahin kayo eh. Konsultahin? Oo po. Tungkol saan? Ah, kung tungkol sa love life, wala akong maitutulong sa inyo. At kung pera naman, wala akong mapapautang, ha? Pwede po bang magpa-autograph po muna? Sure. Yes, then. Ma'am, excuse me po. Pero we're not here to get autographs. My friends here, may gusto silang itanong, di ba? Ma'am Jana, ako po si Cassandra. Bigla lang po kasing nawala yung boyfriend ko, eh. Malakas po ang kutob ko na masama yung nangyari sa kanya. Cassandra? At ano naman ang masamang kutob na yon? Madam, may nakita kong identification doon sa may-ari ng flower shop. Heron Saludes. Walang criminal record? Wala po eh. Pero nakakapagtaka. Meron pang isang nag-match na Heron Saludes. Kaya lang, declared missing since 1980. Malakas po ang kutob ko. Manananggal ang kumuha sa kanya. This is crazy. Ito na pinunta natin dito. We should go to the... Shut up. Walang bangkay. Ang ibig sabihin, buhay siya. O kaya, hindi pa lumalabas ang katawan niya. Naniniwala po ako, buhay siya. Ano pong ginagawa niyo? Cassandra, kung gusto mo makita ang boyfriend mo, buksan mo na yan. Hindi, hindi ko ito bubuksan. What are you guys talking about? Hulog ng langit yan, Cassandra. Hindi nga. Isa itong sumpa. Hindi sumpa yan. Cassandra, kung gusto mong makita ang boyfriend mo, pakawalan mo na yan. Buksan mo yan. Anong nangyari kay Jana Alcuas? Lolo, kailangan ko nang buksan ulit ang third eye ko. Alam mo kung bakit natin isinara ito, Cassandra? Para protektahan ka. Pero Lolo, kailangan kong gawin to. Kailangan kong iligtas ang taong mahal ko. Kailangan kong iligtas si Adrian. Hindi ako papayag. Normal na at maayos ang buhay mo.
Bakit mo kailangan buksan muli ang itinuring mong sumpa noon? Cassandra, ayaw kong kutsahin ka muli ng mga tao. At hindi ko hayaang malagay ka muli sa panganib. Pero look, kinuwento niya sa akin dati, di ba? Nung panahon ng gera na pag nakita kayo ng mga hapon sakali, maaari kayong patayin. Pero pinuntahan niyo pa rin si Lola. Look, kapag mahal mo ang isang tao, kahit ikapapahamak mo, gagawin mo para sa kanya, di ba? No, ganun ko kamahal si Adrian. Naintindihan mo rin na oras na mabuksan natin ang iyong ikatlong mata, maaring hindi na natin masira ulit ito. Handa ka bang harapin ang lahat na tinalikuran mo noon? Lubusan ang iyong